Browsing and learning to use the internet is, yes, one of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh. And even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh. Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people, and we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be internet alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew! That was close! Good thing, I am internet alert. Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Mom Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good morning! Good morning! Good morning, Tutor Lep. Good morning, Tutor Ed. Good morning, Hi. Tutor Bong. Tutor Dodo. Good morning. Good morning. Mabuhay. Good morning. Mabuhay po. Ayan. Tutor Bong, mic. Good morning, Tutor Bong. Good morning sa ating mga manunood, si Eliza Jane Atrenillo, Leila Camille Vergara, and Gerald R.V. Dula Cantor. Good morning, good morning! Ayan. Shout out sa mga estudyante ng Longos Elementary School sa Malabon. Good morning po! Magandang umaga! Good morning, Tutor Bong! Hello, Delos Crenas! Ayan, good morning, Tutor Bong! Ayan, so makikita na, wala ngayon si Tutor Jean, hindi nila makikita ngayong umagang ito kasi may mahalagang, mahalagang importanteng gawain, no? Mahalaga so, na importante. Oo, so parang ako muna ang makikita nila ngayon, although ako ay nasa PE6,
No? Batiin ko lang yung ano, batiin ko lang yung suot-suot yung mga ano polo shirt. Sana yes. Nakikita yung logo ng Itulay. Pakita nga natin. Ayan, ang ganda-ganda naman. So sana yeah, no? Lahat tayo mga sana lahat tayo meron tayong ganyan, no? Tutor Ed, kayo po ba? Yes po. Tutor Ed. Opo, opo, tutor Ed. Ayan. Alam niyo ang lamig-lamig na sa panahong ito, no? Napakalamig yes. na ng panahon. Disyembre na po. So, kailangan ingatan natin yung mga sarili natin, yung boses natin, especially sa ating mga music teachers, no? No, alam kong marami kayong mga gig, marami kayong mga event. Kailangan pag-ingatan niyo 'yan. Ayan. So, sa lahat ng ating mga nanonood, pasalamatan natin sila sa pagsubaybay at sa pag-share ng ating live. Meron na ba tayong link, no? Meron na tayong link para i-share ng ating mga students. Meron na akong link. Share-share na lang po. Pakishare po. Dayan, Jason, Richard, Lila. Ayan. Grabe, ang dami na nilang nanonood sa atin. Nasa 100,000 na sila. Wow! Sana. Kasi lagi nilang inaabangan ang magagaling na tutors ng MAPI 6. Especially si Sir Tutor Ed, Tutor Led, Tutor Jojo, at Tutor Jin. Yes. Okay? Ang Tutor Bong po, syempre. Oh, yeah. Syempre, lahat tayo dyan. Anyway, so, huwag na natin patagalin. Alam kong marami na silang gustong malaman tungkol sa inyong ituturo sa music at arts. At alam kong ready na kayo, mga tutors. Okay? So, yes, papaalam muna kami ni Tutor Jojo, Tutor Ed, at Tutor Led. Okay, yes, sir! So, thank you po! God bless po. Tutor Jojo! Thank you po. Good luck! Thank you, Tutor Jojo. Ayan, Tutor Led. Hello po! Isang maligayang gati sa ating mga minamahal na mag-aaral sa Baitang Anim. Isa na namang araw na punong-puno ng kaalaman at kasiyahan. Ako si Tutor Ed. Handa kayong alalayan tungo sa mundo ng musika. Kaya halina, ano pang hinihintay natin? Sama-sama nating tuklasin ang inyong angking galing sapagkat dito ang inyong talento ay numero uno. Sige nga, okay. Tutor Led, hello po. Good morning po. Good morning, mga kahimiksikan. Ito muli si Tutor Led, laging nagsasabing buksan ang tenga, puso at isipan at samahan nyo kaming lakbayin ang mundo ng himiksikan! Ayan, good morning, tuties! Ayan, tawagin ko lang sila ay shout out lang sa mga estudyante natin dyan from Leila Camille Vergara, Rachel Dawog, Rear Trisha, Paguyo, Marie Blanca, Bianca, Ralph Clarence from Loyalty, Cyrene, Sophia, Richelle, San Parone, Gerald, Christopher Lizardo, ayan. From 6 Loyalty, good morning. At sa lahat ng mga grade 6 from Isabelo de los Reyes Elementary School at sa mga teachers na Isabelo de los Reyes at ang aming principal na si Mrs. Eleodora Vergara, good morning po. At sa mga grade 6 family ko, Sir Peho, good morning sa aming mabait na chairman. Good morning. Shout out lang po sa... Apo. Ako naman, shout out po sa aking mahal na principal, Sir Dr. Yes. Mardy P. Ocampo, at sa aking very supportive na MAPE EPS, Ma'am Lynette Cipriano. Good morning po. Ayan, Tutor Ed. Start na ba tayo, Tutor Bong? Oh. Ay, Tutor Ed, sorry yes, po. Yes, Tutor Led. Sige po. Share nyo na po ang inyong... Share na po natin ang ating PowerPoint. Ayan, naka-share ayan. Na po. Good morning, Anaya. John Kevin Makilang. Anaya Clemente. Ayan. Sige Trisha po. Pagulio. I will share. Ayan, mag-shout out po. Okay po, sige po. Okay po. Ayan. So, Ziljan Evans Ofraso. Ayan na. Dayan Tuarzo. Sophia Pangilinan. Good morning. Ayan. Ayan, from San okay Pedro Villa Concepcion Elementary, Rojas Isabela, Grade 6, Pluto, S.D. Isabelo, Isabela, Gerald, hi po. RV, good morning. Ayan, ang layo. Good morning. Ayan po, nakashare na po. Ayan, ayan from po. Rizal, Abangan Sur, Elementary School, Zane, Dalumpines, Hidalgo, good morning. Ayan.
From Region 4, A. Calabarzon, SDO Batangas, Roxeline. Hi! Again, shout out po sa Longos Elementary School at sa kanilang principal, Dr. Irene Wabel, at sa kanilang mga mag-aaral. At syempre sa aking may bahay, Mrs. Shirley Lopez Ferrer. Hello, shout out. Ayan, nasa na po yung aking ano, naka-share na po eh. Slideshow nyo na lang po, Tutor Ed. Apa, naka-slideshow na po. Share-share tayo mga anak. Hello, Zane Dalumpines. Eliteris. Hello, Iza. Kantahan mo nga ako, Iza. You know. Aking magaling na singer. Yes. At sa aking may bahay, yan, napaka-supportive. Mr. Mark Anthony Rafa at sa aking kapatid na maganda daw, Sara Domicilio, at sa aking pamangkin na maganda. Yan, Marian, Angela Eve, Rafa. Ayan po. Janelle Areli. Naka-slideshow na po. Sir Ed. Opo, naka-slideshow. Sa private chat. Pa-slideshow po. Ano po slideshow? Ayan, naka-slideshow na po. Yan. Yan, good morning ulit. Chuties, Marky Elejorde. From Iris, ayan, si Sarin Padilla, ayan, good morning. Princess Jeremy de la Cruz, ayan. King Joseph, from F. Benitez Elementary School. Isa. Ayan, Tutor Let. Okay na yes. Po tayo. Sige, pwede na po ba yan? Sige, Tutor Bo, I add. Start na po. Apo. Next na lang po siguro, Tutor Ed. Apo. Ayaw mag-next. Pwede nyo sa'yo, Tutor Let, kasi ayaw mag-ano sa akin, parang may problema sa internet. Sige. Saglit, Tutor Ed. Ayaw nyo mag-ano yung mag-share. Tutor Ed, na-send nyo po ba sa akin? Apo, apo. Ayaw eh. Sorry po. Tutor Ed, mag-shoutout muna po tayo habang... Hi! Apo. Hello! Shoutout po sa ating mga grade 6 pupils. Francesca Nicole Igop ng grade 6 loyalty. Hello! Mark Elohorde. Hello, and Zane Dalumpisa, Dalumpines. Ayan, hello po, shout out po sa inyong lahat. Galing po sa Abangan Sur Elementary School, Marilao, Bulacan. Hello po, and si Princess Jeremy. Hello. Ayan, good morning daw po, Tutor Let and Tutor Ed. Good morning, Princess. Good morning to Zane Dalumpines. Ayan, nabanggit ko na. Siyempre, si... Kane Joseph. Hello po. Good morning po. Ayan. Tutor Ed, wala pa po yung ano, yung slide, ay yung ano, slides po. Hindi po na-set. Na-share ko po eh. Wait lang. I try to again. I-full screen ko na lang po kaya. Ayaw mag-send sa Windows. Sige, eh. Sir. Apo, sige, sir. Full screen nyo na lang po. Ako na lang po magbabasa ng private chat. Ah, sige. Hello, magandang umaga sa ating lahat, Tutor Led yes. And Tutor Ed. Ayan, kayo po muna yata ay magbo-vocalization ni Tutor Ed. So mag-arts po muna tayo, no? Habang nabubokalize po kayong dalawa. Sige po, sige po. Okay? Sige po. See you later!
Ayan, hello, hi, and mabuhay. Magandang buhay sa ating lahat. Ako, si Tutor Jojo, katuwang si Tutor Jean, ang maghahatid sa inyo ng isang art-mazing and art-fabulous art day. Ayan, kamusta kayo mga bata? No, alam ko excited na kayo sa ating week 4 dito sa arts. No? Sige, mag-shoutout muna tayo. Siyempre, doon muna sa aming tahanan, sa Paaralang Magat Salamat Elementary School. Shoutout po sa lahat ng teachers dyan at saka po sa lahat ng mga mag-aaral. Siyempre, sa aming mahal na punong guro, si Ma'am Marilu S. Calma. Yan, shoutout din sa mga magulang, sa mga mag-aaral na patuloy na sumusuporta at handang matuto dito sa ating Itulay Online Tutorial. Siyempre, sa mga manonood ngayong araw na ito, pakishare po upang marami pa po ang mabahagian ng kaalaman at talento ngayong araw na ito. Ayan, so habang mamaya hinihintay natin si Tutor Let at si Tutor Ed, sila po ay talaga nag-vocalize mamaya. Bibigyan nila kayo ng isang magandang awitin. Sige, shout out muna tayo dito sa ating mga sa comment section. Ayan, sila Ana Marie, shout out sa iyo. Ayan, from Abangan Sur Elementary School. Ayan, no, lumalayo talaga, hindi lang sa Manila, hindi lang NCR ang nanonood sa atin, kung hindi buong Pilipinas. At syempre, may mga nanonood din outside our country. Okay, sige. Bago yan, ayan, tignan ko lang muna, no? Let me share my screen. Ayan po, shout out din kay Richelle habang hinihintay natin ang ating screen. Kay Princess Lorraine from Abangan Sur Elementary School. Kay Ralph, kay Jared Agosto ito from Francisco Benitez Elementary School. Ang mga napaka-aktibong mag-aaral sa ating Itulay Online Tutorial. Ayan, no? Okay, si Tutor Jean, meron lang napakahalagang ginagawa ngayon, no? Pero kasama pa rin natin siya ngayon, no? Si Tutor Jean, si Arts Genie, ang nag-iisang Arts Genie ng Itulay Online Tutorial. At ako naman, si Tutor Jojo. Ngayong araw na ito, sa Art 6, Quarter 2, Week 3 to Week 4, ang ating paksa ay tungkol sa Making Your Own Digital Painting. Kasi nung nakaraang session, tinalakay natin ano ba ang digital painting at ang traditional painting. Pinagkumpara natin sila. Ngayon, gagawa tayo ng sarili nating digital painting gamit ang mga makabagong technology gaya ng computer, laptop, or cellphone, or tablet. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang ginamit nating module. Ito po, from Department of Education, Region 6, Western Visayas. Thank you very much po sa inyong lahat na mga bumubuo ng module na ito. Yan, narito po ang mga dapat nating matutuhan ngayong araw na ito. Here are our objectives. At the end of the discussion, you should be able to create your own digital painting using computer software. Number 2, apply the art elements and principles in digital painting. Number 3, appreciate the digital painting. Yan, yung traditional painting versus digital painting. Alam niyo naman kung ano ang traditional painting. Traditional painting, ito ay ginagamitan po ng mga aktwal na materyales o aktwal na kagamitan. Gaya ng mga brush, crayon, at iba pang mga kagamitan na ginagamitan ng ating kamay. Ang digital painting naman, ito ay ginagamitan ng technology. Yan po ang pagkakaiba nilang dalawa. Okay, so bago tayo magsimula sa ating gawain sa paggawa ng digital painting, muna natin ito. Let us identify the picture, whether it is traditional painting or digital painting. Ayan, maaari nyo bang i-comment ang inyong sagot? Tutukuyin nyo lang po ang larawan na makikita nyo kung yan po ba ay traditional painting or digital painting. Ayan, tignan natin, no? Handa na ba ang lahat? Alam ko, handa na, no? Now, it's my time, it's your time, it's our time, it's art time. Ayan, tignan natin, no? Number one, picture. Ayan, tignan nyo yung picture. Yan ba ay traditional painting or digital painting?
painting. Tignan natin. Ayan, tignan natin dito sa ating comment section. Maaari nyo bang i-comment ang inyong mga sagot? Ayan, sabi ni... Ayan, medyo mabilis. Sabi ni Gerald R.B. Dulacantor, traditional painting. Maria Ayena, traditional painting daw. Ayan, sabi ni... Ayan, ni Chris May La Rosa, traditional painting. Tignan natin kung yan ay traditional painting. Kung ginapitan yan ng mga actual na materials or kagamitan sa pagpinta. Yan ay digital painting. Ngayon, tignan natin, no? Talagang yung pag, ano niya, no? Maayos na maayos. Diba? Kasi kapag digital painting, maayos na maayos siya. No? Kung, yan, tignan ninyo po ang pagkakaiba, ha? Eto, next, tignan natin. Ayan, meron sumagot ng digital painting. Si Adrian Ray Rivera, digital painting ang sagot niya. Very good, Adrian. Si Adrian Ray ay isa sa mga aktibong mag-aaral natin dito sa Itulay Online Tutorial. Very good. Ayan, next. This one, ayan. Ayan ay sikat na painting. Alam ko, alam nyo na yan kung ano yan. Sige, lagyan natin ng bilang, no? Para hindi malito sila, tutor. Ayan, nasa number 2 na tayo, number 2 picture. Sa, ayan, tingnan natin. Lang, medyo mabilis ang ating mga nagko-comment. Nung bibilis ng mga kamay natin mag-type. Tingnan natin, number 2. Number 2 na po tayo. Wait lang natin, no? Medyo mabilis. Ayan, number 2, sabi ni Carl Joseph Salvador, traditional painting. Si Jasper Agosto, ito raw ay traditional painting. Jan Derek, ayan, si Angelique, traditional painting. Prince Ivan Tan, traditional. Tignan natin kung yung picture na yan o painting na yan ay traditional painting. Very good, yan ay traditional painting. No, kilala natin yung larawan na yan. Alam natin kung sino nag-paint yan. Tignan natin. Ayan, so now, it's art trivia time. Ayan, tignan nyo yung larawan na yan. Sabi nyo, yan ay traditional painting. Yan ay tinatawag na The Weeping Woman. Yan ay pininta ni Pablo Picasso noong 1937. No? Kaya yan ay isang traditional painting. Diba? Yan si Pablo Picasso, isa yan sa talagang iniidolo ng mga painters dahil ang kanyang pinaint ay hindi lang basta pininta, mayroong meaning. No? Yan po, daan nila ini-express yung kanilang emotion at kung ano man ang kanilang nararamdaman. No? Kaya may mga ibig sabihin yung kanilang pinipinta. Yan, next picture, number 3. Yan, number 3. Yan, no? Napakadali lang ng number 3. Ano kaya yan? Yan ba ay traditional painting or digital painting? Tignan natin ang sagot nila, ha, ng mga aktibo nating mag-aaral. Ayan. Ayan. Alam ni Laila Camille, no, na si, alam niya si, kilala niya si Pablo Picasso. Sabi ni Jasper Agosto, talagang aktibong bata ito, kambal to eh. Digital painting daw. Gwen Santos, digital painting. Ayan, at ang kakambal ni Jasper, si Jared, sumagot din si Jared, digital painting daw. Tignan natin, no, kung digital painting yung larawan na yan. Very good, yan ay digital painting. Next picture, ayan, alam ko kilala niya yung picture niya yan. Madalas natin makita yan. Ano kaya yung picture na yan? Is it traditional painting or digital painting? Tignan natin, nasa number 4 na tayo. Ano? Medyo mabilis talagang mag-type ang ating mga chuties ngayon. Diba? Ayan. Sabi ni Jasper, traditional painting. Si Princess Jeremy, traditional painting daw. Si Maria Ayena, traditional painting. Tignan natin kung yan ay traditional painting. Very good. Yan ay traditional painting din. Okay. Dahil dyan, meron ulit tayong trivia. Now, it's our trivia time again. Ayan, alam niyo ba yung picture na yan, yung painting na yan? Yan ay tinatawag na The Starry Night. Yan, no? Makikita niyo naman kung bakit The Starry Night ang title o ang tawag sa painting na yan. Yan ay iginuhit ni Vincent Wayne noong 1889. No, napakatagal na, no? Pero hanggang ngayon talagang kinikilala yan. Kinikilala si Vincent William Van Gogh ng mga sikat na pinto. Siya ay iniidolo.
kasi talaga namang napakagaling nilang gumuhit. At ang kanilang mga guhit ay mayroong talagang kahulugan o magandang meaning. Ayan. Ngayon, alam na natin ang pagkakaiba ng traditional and digital painting. We will now make our own digital painting. Diba? Siyempre, sa digital painting, since ito ay gagamit tayo ng technology, may iba't ibang mga software, application na dapat gamitin. Okay? Sige, yung mga may computer or laptop, desktop, ito po ang maaaring gamitin or i-download. Ito po. Una dyan, siyempre ang MS Paint. Ayan po ang kanyang logo. Meron din tayong Adobe Photoshop. Yan po ang kanyang logo. Meron din tayong Corel Painter. Yan po ang kanyang logo. Meron din tayong Autodesk Sketchbook. Yan po ang kanyang logo. At meron din sa computer, desktop or laptop na Clip Studio Paint. Yan po ang kanyang logo. No? Para naman po sa cellphone o tablet ang gamit, ito naman po ang maaaring i-download o gamitin sa pag-paint. Yan. May MS Paint din sa cellphone at tablet. Meron yang Ibis Paint X. Yan. Meron din siyang Photoshop Express. Sa cellphone, meron din Painter. Yan ang logo niya. At meron din Sketchbook gaya ng computer. No? So mas maganda, humanap tayo ng trial o yung mga free, no? Yung mga free application para hindi na tayo magbayad. Pero kung meron naman tayong pambayad para mas marami tayong magamit na kulay, magamit na materials from our gadget, pwede rin tayong magbayad. Diba? Pero ngayon, yung free muna ang gagamitin natin. No? Ito po, gagamitin natin ay ang MS Paint. Yan, MS Paint, no? For beginners like us, beginners, yan ang napakadaling gamitin. Diba? Napakadaling gamitin yan eh. Okay? So yung iba, pang mga advanced na po yun. Pang advanced painter. No? Yung magagaling sa computer. So ngayon, ito muna yung tuturo ko sa inyo for beginners muna. Okay? So yan po ang MS Paint. I-type lang ang MS Paint or hanapin ang logo ng paint. Ayan po ang pag pinindig nyo ang paint, yan po ang lalabas. Tignan nyo po ito. Pag pinindig nyo po yan, yan po ang pagpipilian ninyo. Restore, move, size, minimize, maximize, close. And then yan naman para sa save, kapag sisave nyo na ang inyong gawa. And then this one naman, itong arrow na to, papunta dito, yan po yung undo. And this one is redo. No? Dito naman, untitled na, ito naman, Customize Quick Access Toolbar. Yan po ang mga nakalagay dyan sa Customize Quick Access Toolbar. So dito man nakita nyo, untitled, ibig sabihin wala pa kayo nalalagay na title or file name. Sa file naman, yan po ang lalabas, yan, save as. Nandyan po ang mga iba't ibang klase ng files. Yan, yan po ang mga exit, meron din exit yan. Pag nilik yan, e-exit kayo. Next is yung home, yan po. Ito yung magagamit ninyo sa paggamit ng paint. Andiyan ang clipboard, image, andiyan ang tools. Meron dyan pencil, filled with color, text, eraser. Meron din dyan color picker at magnifier. Siyempre may iba't ibang brushes. Ayan po. No? May manipis at mayroong pong makapal, may katamtama na kapal at mayroong mas makapal yan. And then shapes, yan, iba't ibang klase ng shapes. Then yung kapal ng line. And then yung mga colors. And then meron din ditong edit colors and edit with paint 3D. Sa view naman, ayan, nandiyan ang zoom in, zoom out, 100%. Ibig sabihin yung buong paper, yan. Ruler naman, yan ang lalabas. Kapag pinindot naman ng grid lines, ito ang lalabas for our guides. Then may full screen para sa display and then thumbnail. So ngayon naman umpisahan na nating gumuhit, na gumawa na tayo ng ating digital painting gamit ang MS Paint. Ayan po, no? Tignan po natin ito. Ayan. Yan. So una, mag-insert ka ng line, no? Pwede ka mag-insert dito. Sa shapes, yan, pwede ka mag-insert ng line. Yan.
Then sa brush, yan, guguhit ka na. No? Yan. So tignan po muna natin ang video na ito. So kung gusto mo ng araw, under ng shapes, makakabuo ka ng bilog. Yan, no? Sa brush, ayan, nakapagguhit ka gamit ang brush. Click mo lang yung brush, kung gusto mong bundok, ayan, naguhit mo siya. No? Tapos, kapag gusto mong kulayan, kahit wag na yung brush para hindi, para mabilis, ang gamitin ninyo ay ito po. Yan. No? Okay. So, tignan niyo po kung paano. Yan, yung araw, no? Gumamit lang tayo, naglagay lang tayo ng shape na circle. Okay, tapos kiklik nyo lang kung yellow gusto nyo, ipindutin nyo lang tong yellow para yellow po ang maging kulay ng araw. Then brush ulit para makapagguhit ka o makapag-drawing ka. Na? Yan po. Tignan nyo po sa inyong mga screen kung paano po gumuhit. Yan. Para sa puno, ayan. Nagda-drawing na, no? Para ka rin lang nagda-drawing, gumagamit ka rito ng mga actual na materials sa pag-paint. Pero dito, yan, mas madali mong mabubura siya, no? Hindi halatang nabura yung mga pagkakamali mo gamit ang application software na ito, yung MS Paint for beginners. Yan po. Yan, mga puno. Then kung gusto niyo siyang lagyan ng shadow, yan. Nipisan niyo lang, humanap kayo sa mga brushes, yan, under ng brushes, hanap kayo diyan ng medyo manipis-nipis for the shadow. Ayan, no? Para magkaroon ng shadow. Ayan. So kung mali ka, pwede mong erase. Ayan, nandito naman ang erase under ng tools. Ayan. Ayan po. No? So para siya shadow. Ayan. So shadow, dapat katulad lang din nito. No? Imagine natin mayroon diyang water. Ayan. Kasi syempre, yung araw, lagyan din natin ng shadow para maganda ang kanyang effect. Gamit din ang brush. Sa brushes, maaari ka dyan mamili ng iba't ibang klase ng brush. Pang color pencil, meron din yan. Brush na makapal talaga. Okay? So yan, ito po ang finished product. Finished output. Yan po. No? So napakadali lang. No, for beginners like us, pwede nating gamitin ang MS Paint. Okay, ito pa po ang ibang gawa. Ayan, no? Okay, now, alam niyo na kung paano gumawa gamit ang MS Paint or pwede kayong mag-explore, no, gamit ang iba't iba pang application software sa computer, cellphone or sa tablet. Okay, now, we challenge you. Okay? Ngayon ay oras na para gumawa ng inyong sariling Artmazing digital painting. Okay, so maaari niyo pong i-post ang inyong magandang output sa ating social media platform, yung DepEd Itulay, no, sa ating page, FB page, pwede niyo i-post doon, no? Tapos maaari niyo i-mention yun o itag lang ang inyong tutor, si Tutor Jean at ako po, itag nyo po. Ngayon, pag nakita namin ang inyong magandang likhang sining sa digital painting at napili kayo bilang Artmazing Tutee of the Week, maaari kayong makareceive ng ating GCash prizes from our very own na napaka-generous, si Tutor Jean. Yan, no? So ngayon po, alam ko excited na kayo na marinig ang tinig ng mga music tutors natin. Sila Tutor Ed at Tutor Ramilita, si Tutor Lep. Ayan, no? Excited na ba kayo? Alam ko, excited na kayo, no? Maraming salamat mga bata, no? See you sa ating susunod na session sa arts. Gagawa naman tayo ng mga graphic design. Tataasan na natin yung level nitong level ng paggawa natin ng digital painting. No? So next week, graphic arts naman ang ating gagawin. Hello, Tutor Ed and Tutor Let. Ayan, nakapag-vocalize na sila, Tutor Let and Tutor Ed. No? So, hello, handa na kayong marinig ang inyong mga ginintuang tinig. Ayan. Ayan. So, excited naman kayo mga bata. Alam ko, excited na kayo. Ngayon, I am giving the floor to Tutor Ed and Tutor Let. Thank you, Tutor Jojo. Thank you.
Thank you po. Ayan, Tutor Let. Pasensya na po, Opa. Ayan. Okay lang po. Ayan, nandito na po ulit kami. Ayan. Thank you, Tutor Rubilin. Thank you po, Tutor Rubilin. Ayan. Hello, mga bata. Eldritch D. Ayan, so kami po ulit, si Tutor Let at si Tutor. Tutor Let. Sa inyo ng makabuluhang talakayan ngayong umaga bago kayo mabusog at kumain ng inyong yes. Mga. Bubusugin muna namin ang inyong mga isipan. Ayan. Okay. So, tayo muna yumawit ng ating awiting pagbati. Yay! Ready, kids? Welcome sa ipulay, isipan natin hasain. Nawa lahat tayo'y matutong masiyandin. Nawa lahat tayo'y matutong masiyandin. Ayan! Umaga muli from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, okay. Ayan, tayo sa quarter 2, week 5 and 6 with the topic of melodic contour or direction. Okay, yes, Tutor Let. Salamat. Okay po. Ang Department of Education Region 6. Sa pagpapa gamit sa ng ABM. Thank you po. Okay, so bago tayo magsimula, Tutor Ed, let's have our review. Ayan, so tanong. Let's freshen up your mind, everyone. So what is the scale pattern for major scale? So last time we discussed about the diatonic scale, no? Under the diatonic scale, we have the major scale. So what is the scale pattern for major scale? Or the formula? Anyone, kids? Go. Ano nga yung ating scale pattern? May mga choices dyan, tutor. Sino nakaalala? Jared Agosto, good morning. Anyone? Ano ba yung ating scale pattern? Sino ba nakaalala ng ating scale pattern? Hello, Anayas. Irene Mel Clemente from Marilao Central Integrated. Okay. Ano ba yung ating mga tutis dyan? Ano ba? Naalala nyo pa ba, mga anak? Hello, Princess Lorraine. Ayan, sagot-sagot na. Ayan, si Diane Tuasa Biapulo. Hold. Very good. Galing. So, meron tayong letter. Ano kaya ang tamang sagot natin? So, sabi niya whole, half. We have letter B. Yes. Okay. Very Ayan. Good. Number two. Yes, tutor. What is the scale pattern for number two? Punta tayo sa two. Yes. Yan. Lang is the most common type of scale that follows a full step and a half step pattern. Okay, ano kaya yan? Is it a chromatic scale, a diatonic scale, a mixolydian scale, and pentatonic scale? Wow, matindi ito ah. Mm-hmm. May mixolydian. Okay, ano kaya ang tamang sagot for number two? Ano kaya? Sige, sagot na mga bata. Ayan. Yes, very good. Ralph Clarence Borbe, it's diatonic scale. Ayan. Yay! Ang galing ng ating mga tuties. Very good. Yes, and number three. Yan. Okay, a key signature which has no accidentals, no sharp, no flat signs. Ano nga to? Lahat natural ang mga nota. Yes, ano yan? It's letter. Anong key signature? Walang sharp. Sige, sagot na mga bata. Okay. We're waiting. Letter. Yes, Rachel Dawog. Sabi niya letter A. Yes. It's Yay! Ang galing ng ating mga bata. Agosto, it's letter A, Diane Tuason. It's the C major scale with no sharps and flats. Walang accidentals. Okay, sige. Yay! Letter F.
Ayan. So, magaling ang ating mga bata, no? Yes. So, tamang-tama yung ating last question, which is C major. So, ngayon, gagawin natin, kakatayin natin ang ating C major at habang sinasabayan ng ating Kodai hand signals. Ready? Tutor yes. Ed? Yes. Ready? Tutor Ed. Do, one, two, three, sing. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Ayan! Nice one! Ayan! Yay! Sumunod ba kayo mga bata? Okay. So, it's called the melodic. So, meron tayong sa melody, no? Melody also have different movements and directions. Ayan, ang tawag natin doon ay melodic direction. Ano nga ba ang melodic direction? First, it is the movement of tones. Tama po ba, Tutor Ed? Yes, opo, ang paggalaw ng mga tono sa ating musika. Yes, and? It may go up and down the scale. So, pwede siyang umakyat at bumaba sa ating mga staff. And in step, by skips, and there are also notes which remain on the same line or space. So, hindi umaalis doon sa line or space na kanilang kinilalagyan. Yan ang ating yes. mga melodic direction. Yes, Tutor yes. Ed. Yes. Ayan. Sige, Tutor Ed. Sige po. So, meron tayong halimbawa dito ng isang melodic direction. So, ito yung ating example. So, tutugin ko ha. Ayan. So, napansin nyo, ano yung una nating tono na tinugtog or inawit ni Tutor Let? So, we have here, okay, do sa baba, lower do, and we end up in higher do. So, with this, ang tawag natin dito ay ascending, a melodic contour which is ascending because nagsimula siya sa mababa, paakyat. Ayan. And then next po, ayan. So kung may ascending, meron din naman tayong tinatawag na descending. So reverse naman, ito nagsisimula sa higher note. For example, this note. Do, so, mi, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi, re, do. Yan. Very good. Ang galing natin mga bata. And si Tutor Let, syempre. So we have here, nag-start tayo sa higher note na do, higher do, and we end up sa lower note na lower do. So with this, we are doing what we call a descending melodic direction. And our last example is, ayan, meron tatag-tatag na horizontal direction. So ano napansin nyo mga bata? We start with the note la and end up in the note, the same note la. So with this, this is what we call a horizontal direction. So ito yung kanyang melody. Pakinggan po natin. Sorry. Yan. Yan. So we start with la and end up in la. So we call this horizontal direction. Yes, Tutor Let. Ayan. So yun yung pang melodic direction. Yes, Tutor Let. Okay. So as you can see, we have here, no, sabi stepwise. Yan. Pag sinabi nating stepwise, kung mapapansin natin mga bata, wala kayong i-skip na any line or space.
No? So kapag sinabi nating stepwise, sunod-sunod lang. Dapat madaanan natin ang line, space, line, o kaya space, line, space, line. Kung pati namang tutugtugin sa piano ito, no? So dapat sunod-sunod lang. Wala kang i-skip na any notes and black keys or white keys. Dapat sunod-sunod lang, no? Do, re, mi, fa. Okay, that is called the stepwise. And we also have the skipwise. Ayan, dito naman sa skipwise, no? Kung makikita ninyo, meron na siyang in-skip. So, from C, yan, yung may bilog na yan, in-skip niya si D, papunta siya kay E. No? Tapos, pumunta kay G, and then pumunta kay B. Ayan, ito tinutugtog pala ni Tutor Ed. So, from Do, Do, okay, so that is the skipwise naman. Okay, so these melodic directions will help you create simple melodies. So yes, kung mapapansin natin mga bata, once na alam nyo na ang melodic direction, ascending, descending, and skipwise, stepwise, or repeated patterns lang, no? Meron din tayong tinatawag na gano'n, yung hindi umaalis sa linya, pwede ka nang mag-create ng simple melodies. Tulad nito, no? Ascending in stepwise movement. So as you can see, from Do, pumunta siya sa Re, pumunta siya kay Mi, and Fa. Okay, so walang in-skip. That is ascending kasi going up. And then, we also have descending in stepwise movement, going down. So, from Fa. Okay, walang in-skip. And we also have ascending in skipwise movement. Ayan, ascending din, pero skip this time. No? So, from Do, going to Mi. Thanks. Okay, that is the ascending skip. And then we also have descending skip. Ayan. So as you can see, no, meron siyang puro linya-linya lang. So in-skip niya yung mga spaces. So tatandaan, pag tinignan niyo visually, no, line, 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 line. Ah, panigurado, may in-skip to na space. Opo. So visually pa lang, ma-analyze mo na na skipwise ito, stepwise to, kasi walang skip, walang in-skip pag stepwise, at pag may skipwise naman, meron siya talagang in-skip. Or pwede ring line to space, pero makikita mo yung agwat, no? Okay, meron siyang agwat or meron siyang in-skip. Okay, and Tutor Ed? Yes, and ito na sinasabi ni Tutor Let kanina na repeated, hindi umaalis, it's either nasa line lang siya or nasa space. In this instance, repeated tone is nasa sol. So, sol, 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 sol. So, hindi siya umaalis doon sa kanyang pitch. And then we have here, upward, downward. Parang umaakit ka ng hagdanan. Hagdan, umakit at bumaba ng hagdan. So, we have here, yeah, so umakit siya at bumaba ng ating yan, ng ating staff. And then we have downward, upward naman. Mula sa taas, pababa at umakit din siya pataas. So ito yung kanyang melody. Yun. So yan yung iba't iba nating uri ng melodic direction na kapag sinabi nga ni Tutor Let kanina, na kapag alam na natin ito, ay makakapag-create na tayo ng ating mga simple melody. Tutor Let, excited ba tayo okay gumawa nun? Yes, totoo yan, Tutor Ed. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa ating mga manonood. Hello from Joel Hermes Juanillo, Shane Pasadilla, Stephanie Mendez from Benitez. Hello po, Anna Pauline Basbas, and from Elementary School Grade 6, Abangan Sur, Eldritch. Yes,
Ayan, Drain Drake Valderrama from Grito. And Dizan Banawa from watching from Dubai. Talaga lang. Ayan, ha? Ang ganda. Okay. At siyempre. Alam kanina, katabi namin ikaw eh. No? Sa Bilisa, Marila. Ay, sa San Jose. Okay. Ayan. Hello, Ma'am Ginos. At Sir Jomer, Carol, at ano ito? Janine. Lagi akong nabubulong. Oh, yeah. Janine. At Sheena. Ayan, sa mga manonood natin. Ayan, yes. Ako rin, Tutor Let, may isa-shout out yung aking anak na nag-aantay sa akin. Si Johans Lopez Ferrer. Hello, anak. Manood ka lang dyan sa kabilang bahay. Okay. Hello, Sinsang. Okay. Ayan, ready na tayo sa ating next activity, okay. Tutor Let. Next tayo, Tutor Ed. Yes. Okay, so let us now identify. Ayan. So ito, inaabangan nito ng mga tutis natin. Melodic, yes. Direction of the given piece. Ayan. Ayan. So, sasagot kayo mga bata. Ah. Ayan. So, ako, meron ditong mga naka-encircle na notes and then you will identify if it's descending in skip or ayan. Descending in step or ascending in step and is this, ascending in skip or kaya repeated lang siya. Okay, number so, ayan, one. So, first lang muna. Ayan. O, sagot muna ayan, tayo mga bata. Ayan. Ayan, sir, may nanonood dito of Tanyong National High School SD o Malabon. Hi! Hello Montilla. Po. Hi, Ma'am Montilla. Ayan, coordinator po ng Values Department namin. Hello okay, po. Hello po. Thank hello, you Prince po. Ivan Tan from Benitez. Ayan. Okay, okay, so identify na natin. Yan, number one muna po na tayo. O mga bata, ano kaya ito? Is it ascending skip? Descending or, skip? Descending step or ascending step. Yes. Yes. O, sagot na po mga bata. Ayan, yes. Nag-iitay po tayo. Jean Abbott, Hada Catrice Cervatos, Diane and Eldritch D. Ayan. May mga sagot na ba tayo dyan? Hello. Sagot na po. Ayan. Tutor Dada, hello po. Good morning. Mabuhay from SBO Manila. Ituloy tutors. Hi. Okay, may sagot na ba tayo dyan? Jeff Dagul. Ayan. Sumagot si, ano ma'am, tutor, let's see. Yes. John Derrick Milan at Jasper okay, Augusto. Okay, ano ba si okay, ayan si Jared talaga. Skip descending. Okay, yay. Is it descending and skip? Yes, correct. How about yay. Number two? Ayan, correct, tutor, let's. I-shoutout ko lang po sa ang ating ASD, ano, so, sorry, si Sir Ado Amit. Ang ating hello Sir Ado Amit. Yes, ang ating what is that? PSDS sa Manila. Hi po. Hello Sir ang Ado, aming magaling na ano 'yan, master teacher sa art. Yan. Yan. Idol ko 'yan, idol ko si Sir Ado. Lobby hello yan, Sir Ado. Okay, yan. How about number two? Very ano good naman sila. Ito? Okay, ascending in step. Okay, sabi ni ayan Kane Joseph ascending in skip po, Dayan Tuwason. Ang galing ayan, naman nila, tutor let. Si yes, Jasper Augusto rin. Yes, ascending in step. Okay, hello po, Ma'am Wilma Simangka, my beloved master teacher sa MAPE. Hi. At si Ma'am Luella Cheng, hello. Joseph Guzman, Gladys. Ayan. Okay, as, number according three to Sophia Catherine, sabi ascending step. Okay, very good. Okay. Number next. Three. Ano ayan, kaya ito? Kaya ito? Yeah. Sa ating tipating paningin pa lang ay makikita natin ang sagot. Sabi nga ni Chutulet yes. Kanina. Okay. Tingnan is natin. It ascending or descending? Is it in stepwise or skipwise or repeated? Sabi yes, po ni Krisha Angeline, stepwise. Stepwise, yeah. Is it ascending, anak, or descending? Oh, yan. Kulang ang ating sagot, ano? Okay, tama yun, stepwise, pero is it pero, going down or up? Ayan, yes, tama. Ayun, si Stephanie Mendez. Yan, descending, Stephanie Mendez, descending step. Yan, yan. Tama, no? Very si good, Stephanie Mendez. Yon. Si King din po, ayan. Kimberly yes. Din, ang sagot ayan. Niya. Ay, Maxine, sir, ma'am, ang sagot niya ay descending same. Step. Pati yes. Si Diane. Okay, how about number four? Yan, number four na tayo, tutor let. Ayan. Yan, number four. Ayun, ang daming sagot na agad, oh. Ascending, sabi ni Roxy, ascending step. Yay, ang galing okay, ni Roxy. Ascending in stepwise. Tingnan natin. Yes, correct. Ayan. Okay, ascending in step. Ascending and last one. Step.
Yan, oh, ano kaya ito? Ah, let's see. Ayan, sabi ni Ralph Clarence, descending step, tutorlet. Yan, okay, very good. Okay, descending in stepwise. Ayun. According to Payne Joseph. Yan. Okay. Ang daming sumasagot, tutorlet, nakakatuwa. Yan, di ba? Kaya, panigurado sir, marami silang naintindihan sa ating lesson ngayon. Okay, so dahil dito mga bata, no, sa melodic direction, kasi ang kanta, hindi naman siya pwedeng pataas lang, monotone, hindi lang din siya pwedeng pababa lang, or nag-stick lang siya sa isang pwesto, no, para mas maganda, no, para mas maging ka-aya-aya sa pandinig ng mga tao na nakikinig, dapat merong combination ng melodic direction in ascending and descending, at pwede nating paglaruan, no, in stepwise and in skip, or pwede rin nasa ano lang, repeated pattern or stationary, no? So dalawa yung tawag sa kanya, repeated pattern or stationary pattern. Okay ba yun, Tutor Ed? Opo, sabi nga natin, di ba, kaya tayo na LSSS, last song syndrome, di ba? Dahil sa ganda ng ating mga melody. Dahil nga hindi ito monotone lang, hindi lang siya pataas lang or pababa lang or repeated lang, kundi nagkakaroon siya ng pag-iiba-iba upang maintindihan natin yung kanyang mensahe, at syempre yung ating tinatag nating LSS, last song syndrome, di ba? Dahil naggusto natin yung melody niya at nag-stick sa ating utak ang ating mga napapakinggan ng music. So yan. Ayan, yan, sabi ni Eliza, I love music. Very good, ay, no? Sa tama. Kasi yung music, iba yung dating ng music, no? It suits our inner self. Yan. Yes. Kapag medyo down tayo, no? So, nakaka-uplift ng spirit. Yan. Iba talaga yung music, eh. Yan. Yes. Okay, so remember, Tutor Ed? Yeah, remember that melodic direction is the movement of tones, ang paggalaw ng ating mga iba't ibang tono. And then we have here, it can be and it can be and in skips. So yes. Tandaan, pag steps, sunod-sunod. Para kang umaakyat sa hagdan. Yes. Isa-isa. Parang pag meron ka pang maraming time, no, paakyat sa iyong building, yan, pag halimbawa nasa third floor ka, at hindi ka pa late, la 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 la, tapos isa-isa pa. Pero pag late ka na, yan, yeah. Skip na talaga. Oo. Okay. Dahan-dahan lang, baka mahulog tayo. Okay. And if the notes move upward, ang tawag natin ay ascending. And kapag downward naman, it's called descending. And meron din tayong notes in steady pattern called the repeated tones that move in horizontal direction na. Okay. Yan. Sabi ni Ralph Clarence Borbe, music's one of the anti-stress. Totoo yan. Thank you, Ralph Clarence. Okay. Hello from Grade 6 Benevolence. Ayan, sa mga estudyante namin from Isabelo de los Reyes, sa Benevolence. Yan. Ibang sections, nahawak ni Sir Joseph at ni Ma'am Raquel. Hello, good morning mga anak. Good morning. Okay. Welcome na welcome kayo dito. Okay. So, that's all. Tutor Ed, meron ka bang idadagdag? Lagi natin tatandaan, no, na mapapunod natin ating talento sa musika kung kayo kasama ni Tutor Let ay laging tutunghay sa DepEd Itulay. Yehey, Tutor Let. Okay, so ready na ba? I once again, no, kasi meron pa tayong saglit na oras lang. Ayan, okay. Gusto nyo, ayan, si music is relaxing to hear. Diane Tuason, Roxeline, Aderolf, music make me motivate po. Ayan, nakaka-motivate na kanyang, sa kanyang sarili ang music. Okay, so awit na tayo. Sabi po ni Stephanie Mendez Tutorlet, without music, my life is boring. Totoo naman. Oh, totoo yun. Oh. Yan. Bukod sa pagkain, music din ang katapat niyan. Di ba? Oh, nagkukuloy ako, Tutor Let. Ayan. Thank you po, tutors, for today's lesson, Kane. Hello. So, next week, mga anak, magkita-kita tayo for Tutor Bong at Tutor Jeremy at yes. Tutor Rosa.
para sa kanilang PEN health. Dito, aralin sa PEN health. Okay. Yes. Yan, Calvin Noel. Bye po. Ayan, ang haba ng Lorraine. Salamat po. Ayan. Ayan, paalam na tayo, Tutor Ed. Let's sing. Yay. Paalam na, paalam na. Paalam na, paalam na, hanggang sa muli. Okay, so isa na naman mga kabuluhang talakayan ang ating natapos mga bata. So lagi tatandaan na tulad ng musika, pakikinig at pag-unawa rin ang pinakamabisang paraan ng pagkatuto. Tuto. Okay. See you next time, mga kahimigsikan! Thank you, Tutor Robinil! Thank you, Tutor Robinil! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!